Bakit dumadami ang mga Chinese national sa Cagayan kahit mainit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea? Kung ang iba ay mag-aaral lang daw, bakit hindi na lang sa Maynila sila mag-aral? What are large numbers of Chinese students doing in areas close to EDCA sites? If they really want to be schooled on Philippine culture, they will enroll in Manila, not Cagayan. Bakit sa Cagayan pa kung saan nandoon ang EDCA o ang Philippine-US Alliance sa ginagawang combined training exercises ng mga military? Mga spy nga ba ang mga Chinese na ito? Dahilan ng pagdami ng Chinese national sa Cagayan, yan ang ating aalamin. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol sa nakakabahalang pagdami ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Ganon din ang pananaw ng mga kongresista na imbestigahan ang unti-unting pagdami ng Chinese students na nag-enroll sa Tuguegarao City sa Cagayan. Sa magkahiwalay na resolusyon, nagpahayag ng pagkabahala si Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara at Isabela 6th District Representative Faustino Inodi sa posibleng panganib sa pambansang seguridad at ekonomiya. Ayon pa kay Lara, nakatanggap daw siya ng mga report tungkol sa pagdagsa ng mga Chinese national na umabot na sa 4,600 at nag-aaral di umano sa universidad. Nagpahayag din ng pagkabahala si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa hindi daw may paliwanag na pagdami ng mga Chinese na manggagawa, negosyante, turista at ngayon ay mga mag-aaral. Tanong nito, kung gusto nilang mag-aral sa Pilipinas, dapat daw sa Manila sila mag-enroll, hindi sa Cagayan na malapit sa EDCA sites. What are large numbers of Chinese students doing in areas close to EDCA sites? If they really want to be schooled on Philippine culture, they will enroll in Manila, not Cagayan. Kinwestiyon din nito ang napaulat na student exchange program na umano'y sanction o pinahintulutan ng Commission on Higher Education. Nasa Cagayan ang dalawa sa EDCA site bilang bahagi ng kasunduan sa Amerika at pagprotekta sa sarili nating teritoryo. Sa tumitinding tensyon at girian sa West Philippine Sea, parehong panig ang naghahanda sa military conflict sa dagat. Ito ay paghahanda na rin na talagang hindi patitinag ang Pilipinas sa paglaban sa karapatan sa West Philippine Sea. Nasa Cagayan ang dalawa sa EDCA site. At isa rin ito sa mga lalawigan na malapit sa Taiwan na matindi ang tensyon ngayon sa China. Ayon naman sa forum sa Higher Education Institution sa Cagayan, itinanggi naman ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang sinabi ng mga kongresista at sinabing 400 lang daw ang mga Chinese students doon. Ayon daw ito sa binigay na report ng CHED sa Region 2. At ang pagkakaroon ng maraming bilang ng Chinese national sa lugar ay hindi daw banta sa pambansang seguridad. Takot tayo sa mga hindi nating katulad. We welcome naman natin lahat. As I was saying, we have the best schools, the best universities. Humingi ng paumanhin si Mamba sa mga Chinese. Naniniwala siyang walang koneksyon ang pag-aaral ng mga Chinese sa Pilipinas sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. As I know, there was never a mention of the threat of the Chinese students' presence here. Ayon naman sa CHED o Commission on Higher Education doon, dumaan naman daw sa mahigpit na proseso ng screening at guidelines ang mga paaralan sa kanilang pag-enroll sa mga foreign students. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na napansin nga nila ang pagdami ng mga foreign students sa bansa, hindi lamang daw sa Cagayan, maging sa iba pang paaralan sa buong bansa. Ayon pa sa Bureau of Immigration, mga lehitimong mag-aaral daw ang mga ito base sa kanilang endorsement mula sa kanilang paaralan at CHED. Samantala, nagsasagawa na ng investigasyon ang AFP ng verification kaugnay ng isyung ito.
Pero sa ngayon, may mga sapat naman daw na security ang mga EDCA site na matatagpuan sa loob ng mga Philippine military bases. Ayon kay Police Julio Gorospe, Provincial Director ng Cagayan Police, wala naman daw siyang natatanggap o namomonitor na kahinahinala o reklamo sa kinabibilangan ng mga Chinese students doon. At para sa panig ng 52nd Infantry Brigade, ayon sa kanilang intelligence report, nananatiling mga New People's Army o NPA pa rin ang tinudugis ng sandatahang lakas sa probinsya ng Cagayan. Isa rin daw sa dahilan ng pagdami ng Chinese nationals sa Cagayan ay upang maipromote ang kanilang turismo. Siniguro naman ng security forces ng probinsya ang kanilang patuloy na pakikipagtulungan sa gobyerno upang manatili ang national security at mapanatili ang peace and order ng bansa. Samantala, sinagot naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang alegasyon ng Chinese Embassy na sinuway daw ng Pilipinas ang napagkasunduan umanong New Model Code 9 ng Ayong Insyon sa pamamagitan ng pagdadala ng construction materials sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Sa umiinit na tensyon sa South China Sea, nagpahayag tuloy ang Singapore Foreign Minister na si Vivian Balakrishnan. Anya, wala daw kinakampihan ang Singapore sa issue ng China at Pilipinas sa South China Sea. Pero sila ay nababahala sa epekto ng sigalot sa dagat. Tinanong pa ang Foreign Minister kung bakit hindi kinokondina ng ASEAN bilang isang regional organization ang mga mararahas na hakbang ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea at South China Sea. Ang sagot nito ay para sa Singapore na wala naman itong kinakampihan sa pagitan ng China at Pilipinas dahil wala naman daw silang inaangking bahagi sa South China Sea. Kung titignan din kasi natin sa geography, ang Singapore ay maliit na bansa na nasa baba ng Malaysia. Bukod sa mayamang bansa, ang Singapore ay hindi na nagtangka na makisausaw o mang-agaw pa ng bahagi ng karagatan. At hindi na rin pasok sa gawa-gawang mapa ng China na 9-dash line ang Singapore maging ang malapit na dagat nito. Pero hindi pa rin natin masasabi. Alam mo naman ang China, sa pagkuha ng mga teritoryo ay nagiging ganit. Masyado na yata tayong kampante, tahimik at masyadong mabait kaya naaabuso ng ibang bansa. Gaya ng China, sa ganito nating ugali ay naging mas agresibo at mabanamantala sa ating kahinaan. Di na rin natin maitatanggi na may mga anomalya at kapabayaan sa ating pamahalaan. At tayo ay mapapaisip na lang na baka may mga protektor ang China mula sa ating bansa para makapagpatayo sila ng mga artificial islands sa ating teritoryo. Dahil nakapagpatayo na ang China at mas pinapalawak pa ang kanilang hangganan kahit nasa ating teritoryo, ikaw, ano ang masasabi mo sa pagdami ng mga Chinese national na nag-aaral sa Cagayan? May kinalaman kaya ito sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!